Good day, everyone. Welcome to another episode of Marlena's Kitchenette. Another day, another recipe to make. So stay tuned, mga kakusina. Let's start cooking! Ang recipe natin for today, mga kakusina, tama-tama sa Lenten season. Isda muna tayo, bawal ang karne. So, ito ang mga kakailanganin nating sangkap, mga kakusina. Kailangan natin ng isang buong tilapia, gata or coconut milk, onion, garlic, and ginger, luya, at yung ating kalabasa and mahiwagang malunggay. Namitas kami dun sa puno ni Balae. Meron silang puno ng malunggay. Okay, so start natin na slice yung ating garlic. Oh my goodness! Ano ba namang garlic? Luya yon, mga kakusina. Ito pa lang po ang ating garlic or bawang. Yan. So, kung bago ka lang sa channel ko at napadaan, please don't forget to click the notification bell down below para mag-subscribe at manonotify ka pag meron tayong mga bagong uploads. Please join us to sa ating FB page, Marlena's Kitchenette, at yung sa ating simpleng kusina, simpleng lutuin sa ating kusina, dun sa ating FB group naman yon. So, see you there, mga kusina. Meron tayong monthly draw, yung ating top notcher of the month. Tatlo po yon, top 3. At si FB po nagra-ranking noon, yung top 10 and then top 3 lang po yung merong premium 300, yung top 1, 2 and 3. So post ka lang ng post ng inyong mga video cooking and that's it. At the end of the month, you never know, kayo na pala yung top 3. So cheers, mga kakusina! Okay, tapos na ang daldalan. Let's continue our pagluluto. Sunod nating gayatin yung ating squash or kalabasa. Ito yung magiging ating gulay, kapartner ng ating malunggay. Napakasustansya. Okay, so we're nearly done sa ating mga sangkap, mga kakusina. I-turn on na natin yung ating kawali para umiinit na siya habang nire-ready natin yung ating mga sangkap. So, here's our kalabasa, onion, garlic, and ginger. At yung ating mahiwagang malunggay. That is our special ingredients for today, but that is not our magic word. So, just keep on watching, mga kakusina. So, okay, ayan. Lagas na natin ang ating malunggay. Balikan natin yung ating tilapia na kailangang malinis at walang kaliskes. Ayan. And then, medyo pasensya na kayo. Medyo nangungulit na naman si Tenten. Ang ating special cook for today, Tenten again. So, ayan. I-slice natin into, i-cut natin yung ating tilapia para mas madali siyang mapaghatian. Mamayang kakainan na. So, lahat may malutong na parte. Ayan. So, gamitan natin ng mallet para hindi tayo masaktan. And of course, kuha tayo ng lemon sa kapitbahay. Nakalawit yung kanilang lemon eh. So, sa amin na yun, diba? Pantanggal ng lansa dun sa ating tilapia. Okay, so let's continue sauteing all the ingredients para
maluto na natin ang ating dish for today. Okay, so let's start gisa with the ating bawang, garlic, and onion. Ayan, gisahin natin ng todong-todo at bonggang-bongga yung ating mga pampalasa. And then of course, add in natin yung ating matigas na gulay, yung kalabasa. Okay, so add in lang po natin. Pampalinaw ng mata. Okay, so habang nagigisa, shout out po muna tayo kay Miss Rowena Lorena Sadi. Nag-comment siya, masarap lahat ng niluluto po ninyo. Gustong-gustong ng mga anak ko. Thank you po and God bless. Thank you sa iyo, Ruby Rowena. And then si Edna Gadong, say, so yummy. Thanks po sa mga dagdag na putahi sa aming hapagkainan. Okay, so add in po natin yung ating coconut milk or gata. Then seasoned natin siya with salt and pepper para magkaroon ng lasa yung ating gata. At yung ating kalabasa ay nagbibigay naman ng tamis. So, best buddy po silang dalawa. At si Mr. Joe Gutay, ang message niya or kanyang comments, thanks po, tatry nila yung paggawa ng katsu doon at isasali nila sa kanilang putahi, sa kanilang Cho and G hapagkainan. So mukhang merong kitchenette din itong si Mr. Cho Gutay. And then si shout out din tayo kay Lola Jen. Kaya Lola Jen Le, yummy, simple but looks expensive, sabi niya. And then, kay Diego Cruz, dami na rin pong nagaya sa mga niluluto niyo. Kahit hindi perfect, at least kinakarir daw niya ang kanyang mga simple ingredients pero masarap. Okay, so pagkulo ng gata, nilagay na natin ang kanyang malunggay. And then, set aside natin and then let's start frying our tilapia. So, i-crispy fry natin yung ating tilapia, yung bawat side ng tilapia kasi mas masarap talaga yan pag crispy ang ating isda. So, ang ating word for the day, ang ating magic word of the day is lemon ng kapitbahay. So, please comment down below. Lemon ng kapitbahay. So, to add in to your points, at kung nakalimang points na kayo, please message me para malalaman ko na nakabuo na kayo ng 5 points. So, keep on watching to our daily uploads para mabuo nyo agad yung inyong 5 points equivalent to 1 set of cooking utensils. So, ready na ang ating fried fish or fried tilapia. So, itoppings na natin siya dun sa ating ginawang gulay with malunggay. Yung ating kalabasa and malunggay. Wow, looks so yummy. I-ready na natin ang ating kanin, mainit na kanin. So, eto na po ang ating finished dish for today, yung ating kalabasa malunggay with fried tilapia. So, until next time mga kakusina! Thank you for watching Marlina's Kitchenette. And please, don't forget to like and share. Subscribe to Marlina's Kitchenette. And hit the bell. Until next time, see ya!